So, hi guys! Today's video ay gagawa tayo ng biryani rice. So, ayan, chicken. Titimplahan muna natin yung ating chicken ng paminta. Paminta, then salt. So, ang ginagamit kong salt is Himalayan. Naka-LL. So, ayan. Then, itong ating turmeric. Kunti lang. Isang ganito lang. Isang teaspoon. Then, yung ating cumin powder. Isang ganito din, cumin. Next is konting cinnamon powder. Ayan. Tapos, ibabad natin to guys, ha? Tapos, mamayang hapon ko na ito gagamitin. Galulutuin mamayang for dinner namin. Ayan. So, ayan na, guys. So, ayan. Lamasin lamang natin ito para manuot ang kanyang spice. Ang kanyang sangkap, yung ating sangkap, kailangan manuot sa ating chicken para mamaya ready na siyang ilagay sa ating biryani rice. So, ayan. Okay. Ayan. Ready to marinate. So, ayan na guys, yung ating binabad na chicken. So, ayan. Iba-brownish lang natin yung ating chicken para sa ating biryani rice. Favorite ko talaga to na rice. Kasi yung nag-Saudi ako, nasanay din ako kumain ito. Hayaan lang natin mag-brown. So, ayan guys. Sa pinagsituhan natin ang ating chicken para malasa, dito natin didesign yung ating mga sangkap. So, ayan, nilagay ko na yung ating bawang. Then, nilagay ko na rin ang ating sibuyas at kamatis. At naglagay ako ng, ayun o, ng chicken cubes. Kasi wala naman tayong chicken stock, diba? Kaya, ayan, chicken cubes na lang nilagay ko. So, ayan. So, ayan, guys. Naluto na yung kamatis. Ilalagay na natin yung ibang sangkap. Pinaghalo-halo ko na yung cinnamon stick, laurel, tawag dito yung pamintang. Ayan, nilagay ko na, diba? Ilalagay na natin yung ating rice. So, ayan. Gisahin lang natin ang ating rice dito sa ating mga sangkap para manuot. Maging masarap yung ating rice. Then, pagka nahalo na natin siya, so, ayan na. Diba? Maglalagay tayo ngayon ng water para maluto yung ating kanin. So, ayan. So, ayan, nilagyan ko na siya ng water, di ba? So, tantsahin nyo yung water na hindi ma... Tantsahin mo yung tubig para hindi mabasa yung ating kanin. So, ayan, ibabalik na natin yung ating chicken. I-file lang natin dito sa taas. Ayan, file lang lahat. So, ayan, di ba, na-file ko na yung chicken sa taas. Takpan natin. Then, medium fire lang para hindi siya masunog sa baba. So, ayan, wag na wag nating buksan ng buksan. Kasi nakikita naman natin kung paano, di ba? Kung naluluto na ba siya or may tubig pa siya or wala. So, ayan, hayaan lang natin siya na maluto ng within 20 minutes or 25 minutes. So, ayan. So, ayan, mag-iihaw tayo ng bangus. Pandagdag natin doon sa ating biryani rice. Ayan, nilagyan ko ng olive oil, tapos nalagyan natin ng sesame oil para tender siya. Ayan, nilalagyan din natin sa labas ng olive oil. Ayan, isa, nalagyan natin. Nilagyan ko na ito ng tomato and onion sa loob. Then, babalutin na natin para pandagdag natin. So, ayan na guys, ang ating biryani rice and inihaw na bangus at saka salad. Ayan, mango and mango shake. Look, very moist. Very moist yung ating biryani rice.
So, ayun guys, oh, super moist ang ating biryani. Din tamang-tama lang yung tubig niya. Hindi siya mabasa kasi malapsa and hindi siya dry. Pati yung chicken niya is moist. Hindi dry yung ating chicken. Binibenta sa ano ka? Yummy. Then guys, ito oh, sa Saudi kasi may laban doon. So ito masarap to, iyan pakita ko sa inyo. Sobrang sarap dito, isabawan ng laban yung biryani rice, ayan. Kasi walang laban dito, so yogurt nila. Masarap na. Grabe, naalala ko talaga ng Saudi.